Magandang araw po mga kabarangay! Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo? How is everybody? Sana lahat po tayo ay safe and healthy. No? December na! Biro mo! Papasko na! 23 days bago magpasko. No? Alain mo yun. Ano? So, bago ako mag-ulat ng ating mga kaganapan para sa Kapaskuhan, no? Ulat ko muna ang mga ibang kaganapan, no, dito po sa ating barangay nitong nakaraang linggo. So unang-una, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kabarangay na sumuporta sa ating buwanan na Basura to Ayuda program, no? So more than 200 kilos of plastic waste ang ating nakolekta na naman, no, nitong nakaraang Sabado, no? And nakakatuwa, no, na more residents are participating, no? May mga nakikita pa ako, mga senior citizens natin na personal na naghahatid mismo nung kanilang mga plastic waste. Meron din ilan, no, na tumatawag, no? May nakausap pa nga si Kagawa Justin na gusto rin na sana i-pick up, no, yung kanilang mga plastic waste. Wala man ang problema, no, lalong-lalo na kung sa mga senior natin, PWD, mga hindi mobile, o di kayo yung talagang takot pa lumabas dahil sa COVID, no, walang problema ho, no, we will make arrangements, no, para aming ma-pick up ang inyong plastic waste, no. Siguro by next year we will also coordinate closely with the building admins na, no, particularly kung saan may mga nakatira na talagang interesadong sumali sa Basura to Ayuda, no. Baka sila yung ating mga maging pilot condominiums, no, na kumbaga makasama, no, dito po sa ating programa. So announce ko na rin, no, for the month of December, no, December 18 ang ating Basura to Ayuda Day, no, for this month, kasi ang last Saturday is Christmas Day. Walang pupunta nun, sigurado. Kahit kami. So again, ang aming pagpapasalamat, no, sa ating magaling na kagawad, si Kagawad Justin Galang. Of course, the rest of the Barangay Council na very supportive dito po sa ating monthly project na ito. At syempre, no, sa lahat ng mga barangay employees na kasama namin sa logistics, no, sa planning ng ating monthly Basura to Ayuda program. And, no, formal na rin pong nilunsad ang ating 18-day campaign to end VAW dito po sa Barangay San Antonio, ano? So, ang 18-day campaign to end VAW ay sinasanay, ano, or ginagawa ng bawat LGU, no, mapabarangay, municipality, city or provincial, no, or even yung mga ibang government, national government agencies, no, may kanya-kanya silang mga activities pagdating po dito sa 18-day campaign to end VAW or violence against women. So dito po sa ating barangay, no, nung last Saturday, no, ang ating opisyal na paglulunsad ay ginanap sa ating Basura to Ayuda Day, na kung saan ang mga kababaihan natin, no, ay nag-donate, nag-participate, no, dito sa ating Basura to Ayuda. Nung ikinahapunan na yon, no, nagkaroon naman tayo ng training, no, sa basic life support and first aid. Of course, led by Kagawad Rachel Rustia. The training was conducted by Metrovision nila Doc Melvin Villaruz. And yun, may mga series of webinars din sila, no, ang ating mga kababaihan. No? We do our best, no, dito sa 18-day campaign na ma-empower talaga ang mga kababaihan dito sa ating barangay. Kaya may mga parating pang activities, ano, may cleanup drive pa sila, magkakaroon din ng Zumba, no, kasama si ano diyan, si Ate Annalyn, no, sa Zumba na 'yan. So kami nagpapasalamat kina Kagawad Pauline Blando at sa bumubuo ng ating Violence Against Women and Children Committee, no, sa mga activities na ito sa ating 18-day campaign to end VAW. And kami nagpapasalamat din po sa lahat ng mga nakiisa sa ating pagdiriwang ng National Children's Month, ano? So, alam naman po natin, no, yung theme, no, ng National Children's Month for this year is New Normal na Walang Iwanan, Karapatan ng Bawat Bata Ating Tutukan. So, tayo naman, no, kahit in a virtual way, no, nagawa naman po natin at napagdiwang naman po natin ang National Children's Month dito po sa ating barangay. Nagkaroon ng ilang in-person activities, but of course very compliant po tayo, no, sa mga health and safety protocols, pero mas marami pa rin po tayo na virtual activities, ano. Nagkaroon din po tayo ng poster making contest at yung Jazz Up Your Face Mask contest, no, na
kami mismo ang nag-judge ni Miss Monique, no? At syempre ang inyong lingkod. And of course, congratulations sa mga winning entries, ano? Talagang very creative ang ating mga chikiting na kabarangay. And of course, nagkaroon din nung Monday, no, ng isang webinar on dental care by Doc Joseph Magpali. Of course, this is led by, again by the Committee on Health ni Nakagawad Rachel Rustia. At yun, kahit pa paano, no, sabi nga natin, nasanay na rin tayo sa mga virtual platforms, no? So, kahit pa paano, na ating naisasagawa, no, at naisasakatuparan pa rin ang ilang mga programa dito sa ating barangay. So, maraming salamat, no, kay Nakagawad Pauline Blando muli, no, at sa rest ng ating barangay employees sa pagdaraos ng National Children's Month dito sa Barangay San Antonio. And formal na rin pong nilunsad ang SPES program, no, dito po sa Barangay San Antonio. So, yung SPES is a special program for the employment of students, no, at dito po sa ating barangay, we have 15 beneficiaries na mag-i-employ, no, for 20 days dito po naka-assign sa ating barangay hall mismo, no. So, na-assign na po natin sila sa iba't ibang departamento at tanggapan dito sa barangay hall. So, kami po ay nagpapasalamat sa SPES program na ito na isang kolaborasyon ng Department of Labor and Employment, ang Pasig LGU, at syempre, ang Barangay San Antonio. No? Isegue ko na rin, ano, na pagdating sa mga napag-uusapan na rin ng mga estudyante at mag-aaral. No? So, kamakailan, mayroon din po tayong naging Memorandum of Understanding with UANP Bigkas, no? Na kung saan sila ay mag-upload ng, o magpo-produce ng iba't ibang mga learning videos, ano? So, kamakailan nakapag-upload na po sila ng mga videos on study habits. So, I encourage everyone, ano, panoorin po natin itong mga videos na kanilang inihanda, no, para sa ating barangay, no? Ito yung kanilang partisipasyon at ambag sa ating komunidad, no, dahil nga wala pa munang mga in-person na interaction, lalong-lalo na pagdating sa mga paaralan at mga mag-aaral. Kaya naisip nga nila, no, yung dapat na gagawin nilang in person, no, i-present na lamang nila in a series of short videos. So again, no, maraming salamat sa UANP Bigkas. And kami rin po ay nagpapasalamat sa Energy Regulatory Commission or ERC sa inyong kolaborasyon with BSA. So recently, no, nagkaroon tayo ng isang talakayan, no, dito po sa naginanap sa ating barangay hall, patungkol sa iba't ibang mga karapatan ng ating mga senior citizens and PWDs bilang electricity consumers, ano. So nagkaroon din po ng ilang mga games, no? May mga paraffle sila, no? At gayon din, nagbigay rin sila o naghandog din ang ERC ng ilang mga care kits, no? Mga health kits na para doon sa mga umattend dito sa talakayan na ito. So, ang para sa impormasyon ng ating mga kabarangay, at, no, ang ERC is a stakeholder of Barangay San Antonio sapagkat ang kanilang tanggapan ay matatagpuan dito po sa ating barangay, no? Isa sa mga building diyan sa Ortiga Center, no? Dumatatagpuan. So, kami nagpapasalamat, no, sa ERC at napili ninyo, no, ang Barangay San Antonio bilang isa sa inyong mga beneficiary para sa activity na ito. At sana po, no, maging magandang buwan naman ito, no, sa mga darating pa na kolaborasyon para po sa ating komunidad. Eh, napag-uusapan din ng ano, electricity, no, no, i-segue ko na rin, no, sa wakas, no, at meron na po tayong generator, brand new generator sa ating barangay hall, no. Nung lumipat po kami dito sa ating kasalukuyang barangay hall noong 2009, no, ngayon lamang po, sa kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng genset, no, or generator ang ating gusali. So, makakaasa po kayo, ano, na tuloy-tuloy ang serbisyo, no, dito sa ating barangay hall kahit brownout. Ano. Lalo na, pag bumabagyo, talagang yan, Missy Command Center natin talagang nagsasuffer. So, ngayon, since meron na tayong backup power, no, sabi ko nga, tuloy ang serbisyo. Okay, mapunta na po tayo sa ilang mga kaganapan, no, nitong Kapaskuhan. So unang-una po, ano, ang aming pagpapasalamat sa Joy Nostalgia Hotel and Suites sa inyong pag-imbita sa Barangay Council sa inyong Christmas tree lighting ceremony. So
again, no, kami natutuwa, no. Last year nagkaroon tayong lighting ceremony pero virtual, no. Pero this year, no, nagawa na nating in person, no, ang ating lighting ceremony sa inyong establishment. So, ito naman po ay pagpapakita rin namin ng suporta sa ating business community at gayon din, no, especially sa ating hospitality industry na alam naman po nating tinamaan talaga nitong pandemyang ito. At syempre, plugging ko na rin, ano, nakausap ko naman ng mga ang management ng Joy Nostalgia, no. So, tumatanggap na sila ngayon muli ng mga staycation guests, no, at wala nang testing, no. Just present your vaccination card, no, and yan, awa na, ma-experience yun na ang kanilang services. Ano, alam ko yung mga ibang hotels natin, no, marami po tayong mga decalibring hotel dito po sa ating barangay. Alam ko sila, ano na rin, magta-transition na rin yan, no, sa mga staycation at tatanggap na rin ng mga guests. No. So kami ay umaasa, no, na itong pagsigla, no, ng ekonomiya dito sa Barangay San Antonio ay maging tuloy-tuloy hanggang sa susunod na ng taon at mga darating pa na taon. Okay, so formal na rin po natin, no? Formal na rin po tayong nag-lighting ceremony sa giant Christmas trees na matatagpuan naman po sa Ortigas Center, no? So ito po yung dalawang Christmas tree, no? Isa Pasig side, isa Mandaluyong side, na matatagpuan dito po sa intersection ng Julio Vargas at ng San Miguel Avenue. Alam ko, inaantabayanan na rin ito ng ating mga kabarangay, ano, itong Christmas trees natin dito sa Ortigas Center. So, kami nagpapasalamat, of course, sa Okay, no, na talagang nag-spearhead ng preparations, no, para po sa lighting ceremony na ito. And kami nagpapasalamat sa mga dumalo rin na mga bisita mula sa Pasig at Mandaluyong LGU. So talaga naman, no, mga kabarangay, damang-dama na. No, damang-dama na natin ang Kapaskuhan, no, dito sa ating bansa. No, ang layo sa last year, eh, no, ibang-iba eh. Ngayon kahit paano may excitement, no. Pero syempre, ingat pa rin. Oo, hindi pwede. And of course, no, we're happy to announce, no, na inumpisahan na rin ng Barangay San Antonio ang distribution ng pamaskong handog na bigas, no, dito po sa ating komunidad. So dating gawin pa rin, no, no, medyo mahirap ang buhay, no, talagang ang pondo rin ng barangay ay stretched too thin, no. So 10 kilos of rice pa rin per registered voter, no. So we have almost what, 7,000? Almost 7,000 registered voters now in Barangay San Antonio. So ang bawat isang botante, ano, ay may nakalaan po 'yan na 10 kilo ng bigas, ano? Sabi nga nila, ang ganda daw ng presentation ng ating bigas ngayon. Ang galing din yung nakaisip nun, ano, nung sako ng bigas natin. So again, no, kami i-deliver pa rin natin, no, ang ating mga bigas sa inyong mga tahanan. Although yung iba na talagang excited, 'di ba? Yung iba talagang gigil na eh na makuha, no, ang kanilang pamaskong handog. Pwede niyo na rin puntahan, no, dito sa ating barangay, no. 8 a.m. to 5 p.m. naman po nakadestino ang ating mga personnel, no, para i-facilitate ang distribution ng inyong bigas, no. So sa mga ating mga kabarangay, ano, may method po, no, ating mga delivery team, no, kung paano nila i-distribute yung mga bigas, no. So huwag kayong magpapanik, ha, kung halimbawa, oh, ba't yung kapitbahay ko meron na, ako wala pa, di ba? Huwag niyo muna ako i-text, di ba? Unang araw pa lang, ha, dalawang araw pa lang, ho, no? Hindi ho natin matatapos yung 7,000 sa 2 days lang. So don't panic, no? Relax, no? Ang ano namin diyan, about 2 weeks, no? Kaya nga December 1 pa lang sinisimulan na namin para sana bago mag 15, if not 90%, no, distributed na, no? So sabi ko nga kanina, yung mga gustong pumunta sa barangay hall, pwede nang kunin. Gayon din, no, yung ating mga kabarangay na registered voter pero hindi na dito nakatira, kasama pa rin kayo. Kaya nga dito niyo na po kunin, no, sa ating barangay hall, no. Yung mga nagtatanong, eh paano 'yan? Kamakailan lang ho kami nagrehistro yung itong October 30, 2 months ago. Kasama na rin po kayo kasi nga kasama kayo doon sa updated na voters list na hawak namin ngayon, no. So
kung nagbago ka naman ng address, ano, wag niyo hong asahan na alam namin 'yun, no? So inform niyo kami, no? Pwede ho kaming tawagan na o itong old address ko hindi na 'yan 'yon, ha. Wag niyo na ho diyan dalhin. Dito na po ako nakatira sa ganitong condominium or dito sa bahay na ito, no? Kung nasa ibang lugar na naman kayo pero butante pa rin kayo dito, again, no, sinabi ko na, pwede nyo pa rin kunin ho dito. Pero kung nasa labas na ho ng Pasig, hindi na ho namin, or nasa labas na ho ng Barangay San Antonio, hindi na ho namin mapapangako, may ahatid pa namin po, ah. Opo, opo. Kung, pero pwede nyo pong kunin anytime dito po sa aming barangay. So, yun lamang po, no, may mga iba ho kasi medyo nagpapanik na, oh, asan nyo sa akin, ah, ganyan. Huwag kayong mag-alala, di ba? Kalma lang, kalma lang. Lahat tayo magkakaroon. And of course, no, sabi ko nga, exciting, nararamdaman na natin ang Kapaskuhan, 'di ba? Kung i-compare to last year, 'di ba? Parang mas festive tayo ngayon, no? Medyo mas masigla. Pero ha, may COVID pa rin, ano? Huwag nating kakalimutan 'yan, no? Ang cases, no, patuloy na bumababa, no? We are still enjoying single digit active cases, no, dito sa ating barangay. However, no, meron ng bagong variant, no? Si nabubulol talaga 'yung may bagong variant, no, si Omicron. Ayan, Omicron. Okay. So again, no, hindi natin na ito'y senyales or hudyat na naman po para sa atin na tayo po'y mag-ingat, no. Nakikita naman po natin sa balita ang ibang mga bansa nagsasara na naman ng borders, may travel ban na naman, ano. Pero awan ng Diyos, no, wala naman po tayo talagang naririnig na yung severe, no, severe cases na or talagang pumapanaw dahil dito sa variant na ito, ano. So kung sa akin lamang po, ano, ang malls na pupuno, 'di ba? Wag ho tayo masyadong magpadala sa excitement, no? Pumili pa rin tayo ng oras. May oras naman 'yan siguro na wala pa masyadong tao. In the old normal, ano ginagawa natin dati? Siguro yung pagkabukas ng mall, 'di ba? Yung first hour 'yan, hindi pa masyadong matao. Wag na ho tayong sumabay sa siksikan, ano. Bottom line, self-protection pa rin. Alam mo, Kapaskuhan, alam ko marami excited na mag-reunion. Diba? Excited na magkaroon ng mga celebrations. Ano? So siguro, no, ngayon naman, hindi naman siguro pagiging KJ. Kung may mga ilang okasyon tayo na sasabihin natin na pasensya na, hindi muna ako a-attend. No? Ito'y pamamaraan po ng ating, ito'y isang paraan na proteksyonan po natin ang ating mga sarili. No? Hindi naman ito pagiging suplado. Lalo na ngayon, no? Magmula pumutok ang pandemya, no? Parang naging understandable na, no, itong mga ganito na pagkakataon. So, again, mga kabarangay, no, patuloy pa rin po tayong mag-ingat, no? Maging vigilant pa rin po tayo, and most importantly, no, common sense, no? Diskarte. Yan, sabi ko nga, maraming nawalan ng diskarte nung nagka-pandemya. Sana ngayon na medyo natuto rin naman po tayo, no, sa mga circumstances brought about by this pandemic, no. Sana medyo tumalas ulit ang ating diskarte, lalong-lalo na po pagdating sa pagproteksyon sa ating mga sarili. Okay, so important things to remember, mga kabarangay. So always wear a face mask. Ano, yung face shield parang issue na naman, ano? Sabi nga nila, ang Pilipinas talaga pinag-uusapan sa ibang bansa, bagong variant dito, face shield pa rin, no. Pero bottom line, no, let's protect ourselves, 'di ba? Self-protection, tulad nga ng sabi ko sa inyo. Wash our hands frequently, no? Hand hygiene, no? Sabi ko nga, sa mga malls, public areas, dumadami ang tao. Ibig sabihin, yung surfaces noon, mas marami ang humawak. So, 'di ba? Kung laging kailangan puno ang ating mga alcohol dispensers, lalong-lalo na po kung tayo ay lalabas ng ating mga tahanan. Okay, social distancing, lalo na itong shopping season, ano, wag na ho natin sabayan yung mga araw na maraming tao, no? Weekends nakikita ko talagang punong-puno. 'Di ba? Siguro di mag-weekday na lang tayo, first hour, 'di ba? Lalo na yung mga naka-work from home, baka pwede na kayong pumuslit muna, 'di ba, para makapag-shopping, 'di ba? Pero syempre hindi niyo naman sasabihin sa inyong boss. Joke lang. Okay, boost our immune system. Okay, ito na, Kapaskuhan, di ba? Yung mga bawal na pagkain, nandiyan na naman, no? Yung mga very healthy, di ba? Yung mga inuman, nandiyan na naman yan. So, again, wag natin papabayaan ang ating mga pangangatawan. No?
yan ay magiging yan ang asset natin, no, lalong-lalo na tong pandemya, yung health, no, kailangan po talaga. And most importantly, no, kung wala naman talagang kailangan lakarin sa labas, no, just stay home. Ano, the lesser footsteps, ika nga, that footprints, ika nga, that we have, di ba? The lesser chances, no, that we will acquire something. Again, interaction, no, with other people na kukuha ang virus na ito. And of course, yung surfaces nga. So talagang kung iba na rin na nasa safe place lamang tayo. So mga kabarangay, no, ang aking patuloy na pag-anyaya sa inyong lahat na to follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And of course, no, please do visit our official website na sanantonio.pasigcity.gov.ph para po talagang always updated po tayo, no. Naandiyan po ang ating mga ina-announce natin, naandiyan ang ating mga content, no. Lagi namin binubusog ang ating mga social media handles sa content para sa inyong kaalaman din. At syempre, no, kahit ba sabihin natin yung iba na ating mga napopost ay hindi naman kayo interesado masyado, no. Pero what's good is at least nakikita nyo po ang sari-saring mga activities ng ating barangay at nakikita nyo na nagtatrabaho ang barangay para po sa ating komunidad. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga barangay employees, no, sa ating barangay council, sa ating SK council, sa ating social media team, of course, sa ating mga benefactors and donors, maraming salamat sa ating mga collaborators, ano, sa mga programa at mga activities na inyong naihahatid dito po sa ating komunidad. And most especially, no, sa ating mga constituents and netizens, maraming salamat sa inyong participation, no, sa ating governance, no, and pag-manage ng ating komunidad. So muli, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. And rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para sa ating komunidad. So, mga kabarangay, no, let's be positive, no? Patuloy pa rin tayong maging positive. It's almost 2 years na rin po, no, at we're learning to live with this pandemic, no, itong virus na ito. Wag na wag lang ho tayo mawawalan ng faith, no. Pananampalataya, 'di ba? Yan pa rin, no. Paulit-ulit ko, weekly ko sinasabi, 'di ba? Pananampalataya pa rin ang isa sa mga sandata natin at tiyak na magbibigay ng pag-asa sa ating mga buhay. So sa ating mga barangay, stay safe always and may God bless us all. Thank you.